Tapos ngang maging usap-usapan sa mundo ng social media ang planong pag-aresto umano kay former President Rodrigo Duterte ay tila nagkagulo nga ang taong bayan at nais nang mag-aklas upang pigilan ang mga planong ito na pag-aresto umano kay Tatay Digong. Makikita nga sa comments ng mga netizen na marami ang totoong nagmamahal at sumusuporta sa mga Duterte at hindi nga hahayaang masira o pabagsakin ng mga ito. Tila usap-usapan nga rin na posibleng maulit ang people's power at patalsikin sa pwesto si President Bongbong Marcos. Marami nga ang nagsasabi na nabudol umano ang 31 milyon na bumoto dito dahil hindi raw maramdaman ang kanyang pagka-presidente at mas lalo lamang umanong lumala ang ating mahal na bayan. Ngunit mabigyan pa kaya ng taong bayan ng pag-asa ang Marcos administration kung aayusin pa nito ang mga katiwalian nila. Samantala, bago nga ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kakalimutang i-click ang like at subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest na kaganapan sa ating bansa. So, ang nagkakagulo na po ay yung nabanggit ko na posibilidad na baka maaresto ang ating Pangulo Duterte. Oh, now, anong reaksyon ng tao? Nagkakagulo na. Walang tigil ang aking telepono. Anong gusto niyong gawin namin? Magpi-people power na ba tayo? Eh, ako naman po, uminahin po tayong lahat, ha? Kasi hindi pa naman po nangyayari. Pag nangyari po yan, asahan niyo po, ako'y mag-i-spokesawar at ako mananawagan para sa mga Pilipino na manindigan. Pag nangyari po yan, asahan nyo naman ako na ako'y mag-spokesawar dyan. So ngayon, kulang po kayo. Eh bakit pa kayo maghahanap ng source? Eh nagsalita na yung complainant labang kay Pangulo Duterte, si dating Senador Trillanes. Anong sabi niya? Tapos na ang investigasyon, ang susunod na lalabas na ang warrant of arrest. Di ba sinabi niya yan? Eh bakit pa kayo nagdududa na mangyayari yan? Eh siya ang complainant. Boom! Ayan po mga kaibigan, si Attorney Harry Roque. Naku, sumagot na guys. Ayan po ha. Meron po siyang panibagong statement dahil po, syempre, sinasabihan siya na fake news. Eh, hindi naman talaga fake news yung binigay or kasi guys, nagbigay po ng pahayag ito si Attorney Harry Roque patungkol nga yun sa nagkaagulo, no? Dahil nga, lalabas na daw ang warrant of arrest ni Tatay Digong at aarestuhin na daw siya. Ang nagpakalat niyan guys, hindi naman si Attorney Harry Roque. Ang nagpakalat niyan, nung mga ilang nung nakarang araw pa yan eh, si Trililing po. Dahil atat na atat sila na makulong or maimbestigahan sa ICC ang mga Duterte. Kasama na po dyan si VP Sara. Di ba sila naman talaga nagpakalat niyan? Ito naman, itong pahayag po ni Attorney Harry Roque mga kaibigan, syempre, rumes back din sila guys. Kasi nga, may mga source yung mga yan eh. Itong si Attorney Harry Roque, may mga insider yan. Si Tatay Digong may insider din. In fact, mga kaibigan, ang tumawag po si Tatay Digong. Tumawag siya kay Attorney Harry Roque at yun nga, feeling niya na kumbaga feeling po ni Tatay Digong guys, aarestuhin na siya. No? Pero ang nagpakalat talaga niyang warrant of arrest na yan, ewan ko bakit pinapakalat yan ni Trililing. Yan, si Trililing po talaga ang nagpakalat, hindi po si Attorney Harry Roque, mga kaibigan. Yan po pag-uusapan natin ngayon. At meron tayong breaking news. Nako, ito na yung sinasabi natin mga kaibigan, no? Si Tatay Digong or ang ating former President Rodrigo Roa Duterte, hindi po magpapahuling buhay. Nako, ito na nga yung sinasabi natin eh. Meron po siyang pahayag guys, no? In-interview siya kanina lang. Ayun po, kanina po to, kahapon. In-interview po siya guys sa Davao at ito'y phone patch lang, no? Ito po, nagpahayag na siya guys at nagbigay na siya ng kanyang statement. At nagbitiw siya ng napakabigat. Napakabigat na statement mga kaibigan. At meron din siyang panawagan or meron siyang mensahe para sa lahat ng mga sumusuporta sa ating mahal na Pangulong Digong. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon guys, no? At pero bago lahat, kung bago pa lang kayo sa aming channel, mag-subscribe na po tayo mga kaibigan. Huwag niyo kalimutan mag-comment, like, at pakihit yung notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ATF 2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos. Ayan po,
happy Wednesday po sa ating lahat. Magpapasalamat po na tayo sa ating nagpalipad. Maagang nagpalipad po itong si Vilma Egdani. Ayan. Domo, arigato gozaimasu. Maagang pakape. O, kahit mainit sa Pilipinas. Nagsisimula na po ang init dito sa Pilipinas. O, ingat po kayo dyan ha. Vilma Egdani. Ayan. Domo, arigato gozaimasu. Yan po. At eto na nga, ano ba nangyari dito kay Trililing? Naku guys, baka siguro yung sinasabi nating ano no? Baka matuloy na mga kaibigan, yung EDSA po. Naku, eto na yung sinasabi natin. Wala na eh. Alam niyo mga kaibigan, ito kasi si Trililing guys, yan talaga ang gawain nila. Dati pa yan. Yung mga nagsasabi po na fake news si Attorney Harry Roque, para naman kayong hindi sanay. Yan si Attorney Harry Roque, marami pong mga insider yan. At lalo na po si Tatay Digong, may mga insider din yan. Matitindi po ang mga ano niyan, matitindi po ang mga source niyan. Talagang mabigatin po, hindi po mga pipitsugin. Kung mayroon tinatawag na puting ahas, mas matindi pa po yung mga source nila sa puting ahas. Yan si Attorney Harry Roque at si Tatay Digong. Kaya guys, lumabas po ang balita na yan dahil po pinapakalat ni Trililing. Okay, mamaya po ha, pag-usapan natin yan. Siyempre, babati mo natin sa ating mga suki, lalo-lalo na po ang ating mga kababayan dyan sa abroad, ang ating mga OFW. Kumusta po kayo dyan? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Kumusta po ang ating mga buhay-buhay dyan? At siyempre, kumustahin din natin ating mga suki ng ating mga avid listeners at mga viewers, subscribers, at mga members. Ayan, maraming salamat. Ay, Jacqueline, hello, Jacqueline. Game over. Oh, game over na daw, sabi ni Jacqueline. Oh. Sino ba ang ating first honor ngayon? I-check muna natin, guys, ha, bago po tayo pupunta sa issue natin. Siyempre, babati-bati muna tayo. Quick shout-out lang naman. Okay, ito po si Alfonso Horado Jr., si Mars Kairil, si Boy Wife, si sino pa? Sila si Glory Hoffman, si Chrissy Brooks. Hello, Chrissy Brooks! Yeah, tuning in, Sir Foodinet. Excited to hear your breaking news. Ayan, si Jen Chen, si Jerry Rivera, Lea De, Corazon Austero, Jose Eterno, si Nena Esteban, Josefina Sales, si Joel Arellano, Evelyn Valdez, Elsa Holanda, Elena Calapis. Good afternoon, everyone. Be happy. We are all blessed. Thank you. Thank God for everything. Ayan, Domenico Raz, Zinaida Candava, Naomi Paloma, Menchie Hizon, si Vilma Egdani. Good afternoon po. Ayan, si Vilma Egdani ang nagpalipad. Ichiro Macdi A. Matiga, si Leonel Pakingan, Arnold Piana, Anastasia Avid, Sinaida Belia Franca, sino pa? Jenny Jarumay. Ayan, si Robert Labra, Marvin Garciano, si Jonathan Kayakay. O si Evelyn Valdez, nagpalipad din mga kaibigan. Maraming salamat po sa iyong, ano to, Canadian ba to? No, Canadian, no? Canadian, $2. Ayan, maraming salamat. Evelyn Valdez, ang dami na nating kape, ha. Umpisa pa lang yan, ang dami na nating kape. Ayan, sila, si Nawar Dumol, si Susana Castro Malanum, First HTC, si Paulina Ribuday, sino pa, si Rugalada Waskin, Susan Castro Malanum. Ayan. Okay, umpisahan na kagad natin guys. Ito po ang una nating issue ngayong araw. Ipakita ko lang sa inyo guys, no, na si Trililing po ang nagpakalat. Hindi po si Attorney Roque. Ito po ha, pakita ko lang sa inyo. Ayan po ang dating balita. Ayon po kay Trililing mga kaibigan, ICC and PH last December, arrest order versus Duterte soon. Ayan po, basahin nyo sa screen nyo. Ito po yung nangyari noong ano pa to eh, January 2022. Yun o, January, saan mo to? Ayan, January 22, 2024. Ito po ang sinabi dito ha, ito ha, basahin ko lang guys ha, para magkalinawan po tayo. Para malaman natin guys kung ano talagang pinapakalat ni Trililing. Unang-una, ang sabi niya, investigators from International Criminal Court or ICC were able to gather enough evidence
against former President Rodrigo Duterte when they visited the country in December. And a warrant of arrest may be issued very, very soon. Former Senator Antonio Trillanes ang nagsabi niyan. Oh, very, very soon daw. Lalabas na daw ng warrant of arrest. See? Siya po ang nag-umpisa niyan. January pa. Sinabi na niyan yan, mga kaibigan. No? Ito pa, nagyabang pa siya. Ha? Ito ha, pakinggan nyo. Based on my information, the ICC investigators have done what they needed to do in their initial investigation. Inside the country, as far as the principal accused are concerned, yan po ang sinabi niya, guys. Ibig sabihin, gumagalaw na daw yung ICC at nakakakuha na daw sila ng mga ebidensya. Kaya pala, maglalabas ng warrant of arrest. Siya mismo ang nagpakalat na meron pong lalabas na warrant of arrest. Aarestuhin na itong si Tatay Digong. Okay? Tuloy natin. He gave the same information during the media forum earlier in the day, citing that he called inside information. Oh, meron daw siyang inside information, mga kaibigan. No? If they will come back, this will be for the purpose of obtaining enough evidence for the secondary level of accused or respondents. Oh, for the primary respondents of the case, I believe they already have what they need. What we are waiting for right now is the warrant of arrest, which may come very, very soon. Ibig sabihin, guys, nag-iimbestiga na daw ang ICC. At tapos na daw sila dahil nakakuha na po sila ng mga ebidensya. Kaya ang sabi ni Trilling, lalabas na daw ang warrant of arrest. See? So, sinong dapat sisihin natin? Ha? Kayong mga nangbabash. Kayong mga anti-Duterte na sinasabi nyo, fake news si Atty. Harry Roque. Hindi po. Ang ginagawa po ni Atty. Harry Roque, rumesback lang po sila, mga kaibigan. Dahil nagpakalat po ng propaganda itong si Trilling. Which is, wala naman talaga, guys. Ngayon, bakit po lumabas yung Task Force Davao na ano, kumalat yung Task Force Davao na i-disband. Ang nagpakalat din yan, si Trilling. Kasi matagal na yan, guys. Matagal nang lumabas yung balita na yan. Siyempre, itong si Atty. Harry Roque, dahil nga Duterte siya, mga kaibigan, marami pong nagbibigay sa kanya ng mga source. Yung mga sinatawag natin mga insider. Kaya po, sinabi ni Atty. Harry Roque yun, na, ano, di ba, yung kahapon lang yata yun eh. Sinabi niya na i-disband ang Task Force Davao. Eh siyempre, marami pong mga makikitid ang utak. Hindi daw totoo yun. Kasi nga, nag-deny ang PNP or AFP kahapon din. Bakit po sila nag-deny, guys? Dahil na na-booking po sila. Yun naman, ganun talaga yan, guys eh. Pag nahuli sila, siyempre, i-deny nila. Uy, wala naman. Hindi naman namin aanuhin yung Task Force Davao. Pero kung hindi talaga nila gagalawin yung Task Force Davao, magpapasalamat po tayo, mga kaibigan, sa AFP. Pero guys, tandaan nyo, mga kaibigan, meron pong mga matitibay na mga ebidensya, mga insider, yan si Atty. Harry Roque sa loob. Pati po si Tatay Digong. Kaya hindi po natin pwedeng sasabihin nila na wala naman yan. Marites lang yan. Hindi po marites yun, guys. Anytime po, pwedeng mangyari yun. Bigla na lang siyang damputin. Hindi natin alam. Baka siguro yung warrant, at hindi natin alam kung asa na yung warrant na yan. Baka na yung warrant of arrest nasa Davao na. Di ba? Kumbaga guys, mga ano lang naman yan eh. Kumbaga, nag-e-speculate lang po itong si Atty. Harry Roque, mga kaibigan. Dahil nga, pinapakalat kasi ni Trilling yan. Siya talaga ang nagpakalat niyan. Ngayon mga kaibigan, lumabas po kanina lang, no? Na-interview po mga kaibigan, no? Na-interview po itong si Tatay Digong sa isang radio station ng Davao. At meron po siyang sasabihin dito, mga kaibigan. At meron din siyang mensahe sa ating lahat. Ito guys, ito na yung resulta nung sinabi ni yung may nagpakalat no na
tatanggalin daw ang ano, i-disband daw ang Task Force Davao, tapos aarestuhin na daw si Digong. Eto na po yun, guys. Eto na yung resulta. Kasi nga, nagkataon na na-interview si Digong, syempre, sasagot siya. Di ba? Hindi naman pwedeng hindi siya sumagot. At ang ginawa po na Attorney Roque, syempre, to the rescue. Eh, ang pinaka-legal counsel po ni Tatay Digong, guys, isa sa mga lead counsel niya sa kaso na yan, ay si Attorney Harry Roque. Kaya siya po ang unang-unang nakakaalam, mga kaibigan. Di ba, tinawagan nga siya ni ano? Tinawagan nga siya ni Tatay Digong. Hindi naman si Attorney Roque ang tumawag. Ang tumawag po mismo, si Tatay. Tumawag siya kay Attorney Harry Roque at sinabi ni Tatay Digong na mukhang aarestuhin na siya. Di ba? Na ano nyo yun sa vlog natin? Mismong si Attorney Roque po ang nagsabi nun. Yes! Kasalanan ni Kuting. Siyempre, sila lang yan. Magkakakonected yung mga yan. Si Kuting, si Ahas, si Tambaluslos, sila yan. Etong dilawan na to, etong si Trililing, alam natin dilawan yan eh. Nakikipagsanib-pwersa po yan sa mga Marcos. Kunwari lang yan, guys. Pero unti-unti na po silang gumagalaw pa ilalim. Kasi nga, ang gusto nilang makita, damputin, kasuhan at ikulong itong si Tatay Digong sa ICC. Kasi pag nangyari yan, guys, matutuwa na sila. Kumbaga, accomplished na sila. Pero hindi nila alam, mga kaibigan, na yung mga lahat na mga sinasabi nila ay hindi po mangyayari yan. Dahil ito po, pakinggan po natin si Tatay Digong, guys, sa kanyang interview. Bago po natin puntahan itong si Attorney Harry Roque. Okay? Kasi napaka-importante ito, guys, eh. Ito pong pahayag ni Tatay Digong, mga kaibigan, galing po ito sa isang IFM Davao. No? Na-interview siya, pero phone patch lang po, guys, ha? Wala pong video. Boses lang po ang marinig natin. Audio lang po. Ngayon, guys, nakikiusap lang ako sa inyo dahil alam ko naman, hindi lahat dito ay Bisaya. Siyempre, may halo-halo tayo dito eh, no? May Bicolano, may Ilocano, may Bisaya, may Tagalog, pero most karamihan po dito Tagalog, no? Ngayon, guys, itong interview na to, pasensya na kayo, ha? Ito po ay Bisaya. Oo, ang ginamit, ang pag-interview nito, Bisaya, pero may Tagalog din naman konti. Pero most of the time talaga, Bisaya po ang pagka-interview, guys. Kaya ita-translate ko po sa inyo. Pasensya na kayo, ha? Ihinto-hinto natin, guys, para magbibigay tayo ng translation. Okay? Siyempre, Bisaya tayo, eh. Bisaya ako, eh. Kailangan ko i-translate sa inyo para po ma-relate nyo rin. Okay? Ito na po, pakinggan po natin si Tatay Digong. Wait lang, guys, ha? I-play natin. Pasensya na kayo, ha? Puputol-putulin po natin, guys, ha? Para ma-translate po natin ng maigi. Okay? Ito na po. Ready na ba kayo, mga kaibigan? Digong, di magpapahuling buhay. Ayan po, play natin, guys. Mataga na po, pabilitin nila, papatay nila ako. Mayor, Mayor, si Randy would ask a question. May mga tao po sa programa ko kanina, they are calling for ano na baka pwede daw sila mag-atang na lang diya sa gawa sa imong balay sa Doña Luisa para di daw pasudlon anybody who would arrest you. Yun! Oh, Bisaya yun, ha? Pero may English din naman. Okay, ang ibig sabihin nun, mga kaibigan, gusto nilang pumasok? Gusto nilang pumasok dun sa bahay or sa lugar po ng ating Tatay Digong? Kasi lang, guys, may nakaharang na pala. Hinarangan na pala, mga kaibigan, para hindi po makapasok yung mga arresting officer. Kumbaga, nakahanda na sila dun. Yun po kasi Bisaya, guys, eh. Tinanslate ko lang, no? Ito po, i-play natin, guys, ha? So, nag-request po sila, mga kaibigan, na pumasok. Pero hindi na nga sila nakapasok dun sa mismong lugar, ha? Lugar po ni Duterte, mga kaibigan. May nakaharang na po. Oy, partner, kumusta ka na dyan? Hello sa lahat ng viewers. Salamat po. Ayan. Share. Tos lockdown. Good noon. Kumusta ka na dyan, sir? Oh, ituloy natin, guys. Ituloy natin. What is your message to them? May mga polis po nakasahit sa ako. Mga polis po. Bukan ninyo, kung prank ka na ko pagkasulte, ka ng armed forces o ka polis, dili na ila. Oh, dili na ila. So, ang sabi po ni Tatay Digong, guys, may mga pulis daw siya doon.
na nakabantay. Ngayon, ang gusto niyang sabihin, guys, yung mga armed forces na yan or mga PNP na yan, hindi yan sa kanila. Oh, ibig sabihin nun, kumbaga parang yung loyalty siguro, guys, ang gusto niyang sabihin dito ni Tatay Digong, hindi nyo sa inyo lahat yan. Oh, hindi yan papanig sa inyo. Parang ganun po yung gusto niyang sabihin, guys, ni Tatay Digong. Tuloy natin, mga kaibigan. Sino bang Bisaya dito? Marami Bisaya dito eh. Oh, sino Bisaya dito? Sino, sino? Paki-comment nga, guys, paki-comment. Alam ko si Chrissy Brooks, Bisaya to eh. Ah, hindi, hindi pala Bisaya si Chrissy Brooks. Bakit paniniwalaan si Triling? Eh, pangalan pa lang, wala nang wenta. Triling nga eh. Okay, play natin, guys, ha. Dili na ila. Oh, dili na ila. Oh, sa Tagalog pa, hindi yan sa kanila. Oh, dili na ila. So, yung mga kapulisan, mga kasundaluhan, hindi yan sa kanila. Oh, di ba ang tindi ng binitawang salita po ng ating Tatay Digong, mga kaibigan? Oh. Ayan si John Gaiza, oh. Bisaya, oh. Dili, Lord. Dito pagkakatay sa ila. Pagkakatay ng tao. Dito sa Apo. Oh. Di ba? Hindi yan magpapakatiwakal sa kanila. Ang mga sundalo, ang mga kapulisan, ay magpapatiwakal po yan sa tao. Kumbaga, guys, akala siguro itong administrasyon na to na sasantuhin siya ng mga AFP, sasantuhin siya ng PNP. Parang ganun yung gustong sabihin ni Tatay Digong eh. Pero ang sabi niya, guys, hindi yan magpapatiwakal sa inyo. O kanaginaigo nila tanag sa magsisip sa sesyon sa Mindanao. Dili na ito na ipaagiing at ihiro ko na sila Rubaldo sa Kabigin o mga kanan. Kanan, sigikisgot o bayulit sa bayulit. Basta sila anyo. Na ay proseso, ana. Na ay proseso, ana. Merong proseso dyan sa mga sinasabi ninyo. Hello, Cher! Maraming salamat. Ay, si Cher, nagpalipad po mga kaibigan ng kanyang 1,000 yen. Domo arigato gozaimasta! Ayan, tuloy natin, guys, tuloy natin. Hindi, tawag na dugo. There is a process in the United Nations to secede from the order a part of a country. Na ay proseso na ay referendum pagkahuman, supervised na sa, pareho sa East Timor, supervised na sa United Nations. Pagkabag na yung resulta, i-announce nila. Ano mo na yung resulta, mo na gusto sa tao. Muna, pagpilagi na ko, ada, mga peaceful na. Kani mo nga umok, huwag mo sila temoni, ambak sila tayo, pag yun ako nga, magsisip ko, amin nila mag-revolusyon ko. Huwag nila una-una ang na-presidente ko sa Pilipinas. Siyempre, kawawa ako mga tao, ako ko na mga tao. Ang kanaot ng kanilang panila, mahinon pa nila ang atong kwarta sa mga ang sakit pagkor at ako nakasabot ko. Nga ang kwarta kinahalag mahinon sa Timo Pilipinas. Pero ang kwarta pagkor ng uban ka ng underdevelop, hindi pa inipadevelop, dugay pag-aayo. Kita nga rin na nag-busy na kaya atong mga dalan, kinahalag ang diversion road para makadiyok ka. Iuna-una lang ibuk-buk nga rin ang kwarta sa Mindanao. So ang koleksyon dapat sa Mindanao na rin lang ay para kumuhan silang pag-away diversion. Pero nilita magkatapang nga rin sa Mindanao nga mag-travel nga nga nagbila ng oras. Ibig sa Digo sila tumakuhan din mo sa oras. Pero kuha din mo 3 oras o sa ayong traffic. Muna kinanglat ang kwarta to develop. Yun. Ano ko lang, i-summarize ko lang mga kaibigan, no? Ang gusto pong sabihin dito ni Tatay Digong, mga kaibigan, naglabas siya ng kanyang sentiments, ng kanyang hinaing po. Dahil po ang nangyayari, guys, ito kasing Maynila, no? Itong national, no? Itong national. Kasi kinukuha kasi yung mga pera,
Yun naman talaga eh. Wala na pong iniiwan sa mga lalawigan. Magkano na lang po iniiwan nila doon? Siguro ako, hindi ako nagkakamali, 3% lang siguro guys. Lahat ng pera ng mga lalawigan, diretso yan sa national. Kaya pag nanghingi sila ng budget, minsan, hindi sila binibigyan kaagad. Dinidelay nila mga kaibigan. Kaya po, ito naglilikramo po si tatay. Kaya gusto nilang, naisip niya na gusto niyang humiwalay ang Mindanao sa Maynila, sa Pilipinas. Hindi naman na-misinterpret kasi siya mga kaibigan eh. Akala nila, pag sinabi mong hihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, eh, gera na kaagad. Hindi po. Ang gustong sabihin ni Tatay Digong, sabi pa nga niya, mga ugok. Mga ugok kasi itong mga to eh, mag-isip eh. Ang ibig sabihin kasi ng Mindanao Separation, meron kasi yung tamang proseso na galing pong United Nation. Yan po ay isang proseso ng ano, kapayapaan. Peaceful po yan, guys. Hindi po yan gera. Kaya nga mga ugok tawag sa inyo eh. Di ba? Ang gusto lang naman kasi ni Tatay Digong, dahil nga hindi niyo naman binibigyan ng halaga ang Mindanao. Di ba? Wala naman kayong paki sa Mindanao. Mga pera ng Mindanao kinukuha niyo. O di mas maganda maghiwalay na lang. Parang ganun 'yun. Di ba? 'Yun po yung gusto niyang sabihin, mga kaibigan. Nag-i-interpret po tayo, no? Hindi po tayo nagdadaldal, no? Nag-i-interpret po tayo. Kung ayaw mo makinig sa interpretation, umalis ka po sa channel namin. Di ba? In-explain ko na sa inyo. Bisaya po ang interview. Bisaya. Eh, karamihan dito Tagalog. Kaya po nag-i-interpret tayo. Okay? Kung hindi kayo makaantay, lumabas po kayo sa channel namin. Okay? Please lang, no? Huwag po kayo mang-insulto dito. Okay? May mga demonyo na namang nakapasok, eh. Sinabi ko nga eh, interpret ko nga eh. Kasi nga karamihan sa atin dito, di ba? Hindi naman lahat dito Bisaya. Oh. May mga Tagalog dito eh. Swerte yung mga Bisaya, talaga nakakaintindi. Oh, ito, tuloy natin mga kaibigan. May kontra, pero ipahit pa rin ko sa Tagalog sa public mga probinsya. Ako ba ako mag-dinaw? Pero, Tagalog, punahon ko tayo kay ako magka-contribution. Hindi ako nag-negosyo sa Mindanao. O Manila. Mindanao na mag-Manila ang kakunti sa pera dahil sa negosyo. Oh, ibig sabihin guys, hindi daw siya nag-dinaw. Alam niyo ibig sabihin ng nag-dinaw? Sa Tagalog po, hindi po siya sakim. Wala po siyang ano sa kapangyarihan. Nag-dinaw kasi, sabi niya, hindi ako nag-dinaw kasi akala nila guys, selfish siya masyado kasi nga gusto niya humiwalay. Ang gusto lang ibig sabihin, ang ibig lang sabihin ni Tatay Digong dito mga kaibigan, kaya siya gusto humiwalay kasi nga etong national, itong nasa Maynila, sabi niya sa Maynila eh. Puro kurakot 'yang mga tao na 'yan eh. Kinukuha nila yung pera eh, sila lang yung mayaman. Tingnan niyo mga lalawigan natin, ang hirap. 'Di ba? Kasi nga, hindi nila binibigyang halaga. Sinisip-sip lang nila yung mga kayamanan. Tapos binubulsa din naman nila. Pag hiningian mo ng resibo, walang resibo. Yun po yung ibig sabihin ni Tatay Digong. Okay? Hindi po nag-dinaw, ha? Hindi po siya sakim. Kaya niya nasabi yon na maghihiwalay ang Mindanao. Kasi nga, meron siyang sariling ano guys, tawag dito, yung pakiramdam niya na mukhang wala na talaga, hindi na magbabago ang Maynila. Yun ang naramdaman ni Tatay Digong. Naintindihan ko yung gusto niyang sabihin eh. Hindi na kasi nagbabago ang Maynila. Ibig sabihin ng Maynila, yung ano ha, yung national. Yung ano, yung pinaka-government natin. Oo. Yun. O, play natin. Pasensya na kayo ha. Tinagalog ko lang guys kasi Bisaya nga eh. So, unahon ko na punta ka ito kay kinaglata eh. Pantalan. Kadang-kading traffic tayo, grabe. Kinaglayan ng kwantag another road, coastal road, ano. Kwantag pag-usar, sama. Mga ugok na sila nga ta. Insulto kayo.
Dito na nga po nagtatapos ang ating video. Tila hindi nga titigilan ng mga pulpolitiko ang mga nagsisiwalat ng katotohanan sa taong bayan. Kaya naman pilit itong gigipitin at sisirain para wala nang hahadlang sa mga katiwalian na ginagawa nila sa ating bansa. Para naman po sa ating viewers, ano ang masasabi ninyo tungkol sa issue na ito? Please comment down below.